Alright, magandang araw mga kababayan at welcome back to my channel, Pinoy Vlogger PH. At dito na ulit tayo mga kababayan sa may Manila Bay. Hey there, para tayo subscribe to my channel bagong update. And also press this bell icon. Ayan, meron sa may outfall lang Remedios. Nakikita po natin dito ay meron silang patuloy na yung ginagawa no, sa may pinaka-outfall. Ayan, parte pa rin yan ng siguro ng pipeline na inilatag nila dyan mga kababayan. Akit lang po tayo dito. Silipin po natin ano. Ayan. At ito nga po. At literally yung ginagawa nila dito patungkol dito sa may outfall ng Remedios na usan, nagalatag sila ng pipeline. Ayan, may mga bato, no? At yung pipeline na nilatag nila dyan sa may pinaka-outfall ng Remedios, mga kababayan, ay pinatungan nila ng pinatawag na geobags. Then pagtapos noon, parang pinaka-suporta yung geobags na yun eh, na huli green, kung natandaan po natin sa mga update natin noon. Yun po yung pinatungan nila ng green na geobags para po pinakasuporta mga kababayan sa pipeline na inilatag nila dyan para hindi po basta-basta mabubutas. Then pagkatapos nun po noon, nilagyan nila ngayon dito ng mga bato. Ganyan mga kababayan, ang tabi lang tayo kasi meron tayong balita na hindi lang ganyan magiging itsura niyan. Yan po ipapatungan pa ng buhangin. Sakaling dumating yung mga buhangin na hinahantay natin, at para hindi mo makita yung mga bato na yan at magiging pinakadalampasigan yung pinakamuha buhangin. Ayan po ano, at kita po natin itong truck na to. Ayan, may kargang mga bato yan at kanila ngayong binababa rito sa pinaka-outfall ng Remedios. At kung sitigyan po natin no, at napakatibay po talagang protektadong protektado itong pipeline. Napakahaba po niya ng pipeline na kanilang nilatag dyan. Abot pa yan ng 400 meters hanggang sa may bandang unahan. Ayan, sa may bandang unahan. At yung ano, napansin na natin mga kababayan, yung tinusok nilang mga bakal dyan, kaya wala na. Siguro na position na nila no, na fix na siguro nila yung pinaka pipeline na nilubog nila sa pinaka ilalim ng dagat. Ayan. Yung tubo, mga bakal mga kababayan na nakita po natin dito nung nakaraang mga update natin, ay meron din po nung nakatusok doon sa tapat mismo ng ano ng yacht club ano, at siguro doon nilalatag yung ininstall nila na pipeline doon sa may area ng phase 1. Dunadalhin yun sa may pinaka area ng Manila Yacht Club outfall. Bato. Nilagyan nila ng bato yung pinaka ano, output, yung pipeline. Nga po no, at lipat sa may kabilang side at silipin po natin dito yung sa may bandang unahan kung ano karami ba yung batong kanilang ilalagay dyan sa may mismo sa may outfall ng ano ng Remedios ano, at makikita po natin tuloy-tuloy naman yung trabaho
So, bali yung pinakahintay na lang po natin, ito pong pagdating ng bagong buhangin. Yan po, may mga bato tayo nakikita pa dito. Parang binasag-basag nila yung mga bato, no? Mga babayan. At yung paglilagay nila yung mga bato sa may outfall ay medyo maliliit na. Ligay ng nakatutok na rin sa pinakailalim ng outfall, mga kababayan, yung pinaka pipeline, no? Yan, bibigyan na ng pangano yan at lalagyan na lang ng pump yan para yung tubig na galing sa labas ng Roas Boulevard, tubig ulan, ipapasok po dito yan, then ipapump po yan, may pump po yan, didiretso po yung tubig dagat, tubig ulan diretso sa may pinaka parte na malalim na dagat ng Manila Bay. Okay sir, sige, pwede pa. Thank you sir. Thank you sir. Okay, okay. Ito po, ito sa may kabilang side naman tayo, mga kababayan. Ano, ito, may naman silang tuloy na ginagawa naman dito. Yan nga po, itong DNR Stairwingers. Yung mga kawis siguro nakuha nila dyan sa pinaka dalampasigan sa may kabilang side ng seawall. Ayan, at pinuputol-putol nila ngayon dito. Nagputol-putol nila. Ayan, at okay na mga kababayan, dito yung nakikita po nating puno ng nyug, ano? Ayan, dito po yung ating mga taga DNR. Patuloy na sinecheck yung punong na itanim dito kung okay. Okay naman mga kababayan, at buhay na buhay na. Ayun nga, marami sasabing nga na mamamatay daw itong puno nito, pero hindi naman, ano, at kita po naman natin, buhay ng buhay naman. Pati yung nabuwal na unang tinanim nila, nabuwal yun eh. Kasi isakto yung pagka tanim nila ay nagkaroon po ng malakas na hangin at ulan. Grob. Epekto ng bagyo. Ay, hindi nabuwal yung isang puno, pero naitayo nila at akala nga natin eh mamamatay, no, pero buhay naman. Ayan po mga kababayan, at ito po ating update itong araw na to sa may area ng Manila Bay, party sa may yacht club, ay sa may party ng Remedios, kung saan nilatag nga, no, at yung pipeline. Kaya mga kababayan, tuloy-tuloy lang tayo, no, at siguro sa mga sunod na araw babantayan po natin ito hanggang sa pumakita natin ang resulta ng ginagawa nilang rehabilitation dito sa Manila Bay. Ayan po, at kung bago na kayo sa akin channel, huwag po natin kalimutan na mag-like, mag-subscribe, at click ang notification bell para mag-update natin sa ating video. Ganun din po sa ating ginagawang live streaming. Okay, bye-bye po and God bless po.